pinanalasa ng Bagyong Christine nitong nakaraang linggo. Na-videohan ang tinderong ito. Buong tapang na sinusoong ang gabewang na baha. Nilalabanan ang malakas na pugso ng hangin habang pasan-pasan ang isang salakbit laman ang tinda niyang mga kakanin. Nakakatakot po yung ganong sitwasyon. Wala agad agad makakatulong sa kanina. Talagang lumalaban siya kasi wala siyang pagkakitaan kundi yung lamang. Pilit ka rin bang lumalaban ng patas sa kabila ng mga unos ng buhay? Hinanap ng aming team ang viral na tindero. Base sa nakalap naming lead, siya'y taga Kalamba sa Laguna. Kilala niyo po yung nandito po sa video? Dito, sa saan po? Ah, dito po. Opo. Dito po ba yung putuhan ni Baby po? Ay, opo. Tindero ko po yan. Hanggang may nakapagturo sa kanila sa bahay na ito. Siya, si Randy, ang tinderong pilit naghahanap buhay. Gaano man kasungit ang panahon. Nako talaga ho yung nakuhanan na iyon, ang lumulusong sa tubig kasagsagan ng bagyo. Nasa isip ko lang po kasi kung wala ang makakain yung pamilya ko eh. Pinilit ko talaga magtinda. Ayun, may palang bagyo. Hindi ko alam na parating ng hapon. Ayaw daw talagang pagtindahin ni Jovemy ang kanyang mister nung araw na yon, lalo't masama ang panahon. Pero naging mapilit daw ito. Sabi niya, wala tayong kakainin pag hindi ako lumabas. Kaya sabi ko, basta ingat lang sa pagtitinda. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtitinda, tumindi ang bugso ng hangin at parang wala nang bukas ang buhos ng ulan. Yan lagayan kong huyan eh, nakabalagot sa akin. Ay, yung lata kong ganyan, pagbalanggit ko eh, nakaganon siya eh. Pati ako nadadala. Nakahawak lang ko sa bakod na may bakal. Tapos ikaw din sila dun eh. Hindi ko man nararamdaman na pag sa paglalakad ko eh, malayo na pala. Dami ko nandiyanaan ng baha. Ang hirap maglakad. Pag malalim, tapos nakachinelas ka. Ang hirap, may natama pa sa ilalim mga kasama sa tubig na may bato, may kahoy. Pag nasabayan mo yung sasakyan kasi, papalo sa'yo yung alon niya. Siyempre madadala ka. Nakakaramdam naman po ako ng takot kasi po, hindi po talaga siya nag-update maghapon sa akin. Baka mamaya po may maglipar ang mga yero. Naubos naman ni Randy ang paninda niya nung araw na yon. Pero nung pauwi na siya, lalong nagngalit ang bagyong Christine. Palakas ko ng palakas. Eh, siyempre, kinabahan ako. Buti nakahawak ako doon sa gutter. Kaya nung paghawak ko, napatigil ako. Nung narating na ni Randy ang barangay Halang sa Kalamba, doon na siya na-videohan ni Shamile. Hindi ko naman alam na ako yung nakukuhanan pala ng video. Hindi nire-diretso ako. Nakita ko po si tatay nung nasa labas na po ako nung dahil pinalabas na kami nung coffee shop dahil tumataas na po yung level ng tubig po. Sa awa ng Diyos, matapos sa pakikipagbuno ni Randy sa puot ng kalikasan, ligtas siyang nakauwi. Nung dumating naman po siya, sabi ko, salamat Lord at wala naman po nangyaring masama sa kanya. Nung mga oras na yon, nagva-viral na pala ang video ni Randy. Mare, di ba si pare to? Pinakita lang po ng kapitbahay po. Naiyak po ako kasi po yung hindi ko po akalain na ganun po yung sinuong niya pong baha nung pauwi na po siya. Ang kinatatakot ko, yung hindi ako makauwi, hindi ko makita ang pamilya ko dahil sa bagyo na yan. Kahit pagod ka na. Sorry lang po. Okay lang, ma'am. Sige. Kahit pagod na po siya, hindi po niya alintana yung pagod po. Para lang po. Eh, maibigay po, ma-provide po yung needs namin sa araw-araw po. Sa pagtitinda ng kakanin, binubuhay ni Randy ang kanyang mag-iina. Umaga pa lang, abala na siya sa paghahanda ng mga inangkat niyang puto, sapin-sapin at kutsinta. Prepare ng yan, ganyan, paninda. Ikakarga mo sa lagayan mo sa ganyan. Alis ako ng alas 5, alas 6 na umaga.
pagkababa niya ng jeep, umpisa na ng isang napakahabang araw. Ikot-ikot lang doon, nag-aalok-alok sa mga minsan estudyante, minsan bahay-bahay. Magdidilim na nung naubos ang paninda ni Randy. 500 o 600 ang may uwi kong malinis sa pamilya ko. Ang pininda ko, nire-remit ko sa asawa. Bibili po siya ng mga pang-ulam. Siyempre, kuryente, tubig, baon. Pero sa totoosin, sadyang hindi sapat ho yun eh. Kasi biglang may gagastos siya sa school. Sa susunod na buwan, lalo pa raw siyang magsisikap dahil ang kanyang misis manganganak na sa pang-apat nilang anak. Hindi ko iniisip yung pagod. Ang iniisip ko, yung mapagtapos ko yung mga anak ko hanggang kaya kong kumayod. Gagawin ko yun kasi ako nga ko eh. Kung gagaya sila sa akin, wala na. Ngunit may mas malalim palang dahilan si Randy kung bakit sa kalamba niya piniling tumira at magtinda. Habang nagtitinda ako dito noon, hahanapin ko pa rin yung kwan mga magulang ko. Sa Pangasinan lumaki si Randy. Puro halang buhay lang ang nasisip ko noon. Kinuha lang akong magtitinda ng ito doon sa Makati, sa Juhin ko. Hanggang may ipinagtapat daw sa kanya ang kinilala niyang pamilya. Ang sinasabi niya sa akin, pinampong ka lang sa amin. Hindi ako tunay na anak. Ang kanya raw tunay na ina, tiga Kalamba sa Laguna. Nung umalis daw yung babae, wala daw binigay na pangalan. Basta ka na lang din inlebo na parang tinapay. Pagtuntong ng 17, binuhay na ni Randy ang kanyang sarili. Tinda ng kakanin sa Laguna sa pag-asang maipagtanong-tanong niya ang hinahanap niyang ina. Samantala, matapos kumalat ang kanyang video, marami ang humanga sa sipag ni Randy. Nakakadurog naman ng puso. Sana may haman ako para mabigyan kita. Lord, please sana pumabor rin ang pagkakataon sa mga kagaya ni tatay na kahit hirap na sa buhay pero lumalaban pa rin ng patas. Tama, kaya laban lang. Iba-iba ang ating pinagdadaanan. Ang mahalaga, may pag-asa. Dahil dito, marami ring nagpaabot sa kanya ng tulong. Bigas po, dalawang ugayan. Sa mga tumulong po sa amin, sa mga kwan na baril yung video ko, nagpapasalamat po ako. Samantala, ang mga kawani at barangay ng LGU ng Kalamba City. Surprise pala. Salamat po siya. Salamat po. Nagbigay rin ng bigas, groceries at ilang gamit sa bahay. Pati na scholarship para sa kanyang mga anak. Hindi naman handang kasi yung baha-baha sa akin eh. Basta gusto ko lang talaga magana ang buhay para sa pamilya. Hindi naman pwede patamad-tamad, may palabas na uli na isa eh. Kung may pinagkakautangan daw si Randy ng loob sa natatanggap niya ngayong mga biyaya, walang iba kundi ang kumuha ng video, si Shamile. Na nitong Biyernes, nakilala na niya ng personal. Ako po yung nag-upload nung video po ninyo. Sobra po akong naghangap po sa inyo nung nakita ko po kayo. That's the least thing I can do po. Kaya masaya rin po ako dahil marami po kayong natatanggap na tulong sa maraming tao po ngayon. Ma'am Shamile, maraming salamat na ako din dahil sa iyo. Hindi mangyayari sa aming buhay itong ganito. Hindi man po ito kalakihan pero sana po makatulong pa rin po ito sa inyo. Maraming salamat daw siya. Pero kung may labis daw na magpapasaya kay Randy, yun ay ang makilala at makita na niya ang tunay niyang ina. Nitong Biyernes, binisita si Randy ng kanyang kinikilalang ama, si Tatay Andoy. Ano kong Tagalog? Okay lang na. Sige, gagawin ito lang. Dapit ka na raw lagi na kapatid tindahin. Matumal ko kasi kaya ginagabi. Si Randy, sinubukang tanungin ang kanyang tatay Andoy tungkol sa pagkataon ng tunay niyang ina. Itatanong sana ako yung nanay ko, ano, sino talaga. Basta sabi niya sa akin kung gusto ko rin ang bata, ikaw ngayon. Sabi ko, binigay sa akin ngayon. Pagkabigay sa akin, ibinito sa akin ng ospital. Hindi niya na alam ang pangalan. Wala na, pagdating nung, umuwi na. Umuwi na.
Walang pagkakakilala. Balita ko yan eh. Di ba rin? Di ba rin? Kung Binturo o Francisco. Wala na. Wala na. Hindi ko nagpapakilala yun. Masakit din sa akin na sasabihin kung hindi ko ito tunay na anak, eh. Simple sa akin sa lumaki na eh. Eh para sa akin talaga, eh talagang anak ko na siya. Hindi ko naman sila tunay na dugo. Nagpapasalamat ako, nabigyan ako sa buhay. Kundi dahil sa kanila, hindi ako naging tao. Sana may tutulong sa akin na hanapin ko yung tunay kong magulang. May kanya-kanya tayong hinaharap na unos sa buhay. Ngunit tandaan, hindi laging masama ang panahon. Sisikat at sisikat din ang araw. At si Randy, maasa na sa tulong ng mga nakapanood o makakapanood pa ng kanyang kwento, balang araw, makikilala rin niya ang tunay niyang ina.